Okay, good morning, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel na Iman Supremo, mga buddy. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, baka pa, pwedeng pakipindot naman yung subscribe button pati na rin ang bell notification para updated ka sa mga reaction videos na ating gagawin. Okay, so kamakailan, konting review lang tayo sa nangyari mga nakaraang buwan. Diba, umatras na nga itong si Senador Bongo sa kanyang pagtakbo bilang sa pagkapangulo, although hindi pa rin siya nag-direct or nagpo-formally na pumupunta sa COMELEC, nagpahayag naman siya na talagang wala nang aasahan ang kanyang mga taga-suporta. At nagkaroon din ng balibalita na ang posible na i-endorso ni PRRD sa pagka-presidente ay itong si Isko Moreno, di ba? Lumabas din yan sa social media. So nagpasalamat diyan si ano, si Isko Moreno, di ba? At sinasabi na parang doon pa lang ay papasalamat na siya kay PRRD kung siya yung mapipili o ma-endorso. Alam niyo sa lahat mga buddy, itong si Yorme Isko Moreno ang pinaka manggagamit na politiko na nakilala ko. Yan ay ang sa aking opinion. Mula noong panahon pa yan ni Lim, di ba, ni Estrada, si Atienza, at alam naman natin kung paano niya kontrahin, kung paano niya tuligsain itong war on drugs ni Pangulong Duterte. At hindi lang si Pangulong Duterte, pinapasaringan din niya si Inday Sara at kahit sino pa, di ba? Kita niyo naman si Isko, pangitang-pangita naman yung kanyang mga diskarte. At lumabas din yung balita na sabi niya ay willing siya na i-adapt si Pangulong Duterte sa aksyon. At iboboto niya si Pangulong Duterte. So anong ibig sabihin ba nito? Sa pagkasenador, di ba? So anong ibig sabihin nito? Parang nanliligaw itong si Isko Moreno matapos yung mga patutsada niya kay PRRD noon sa kanya mga war on drugs. Ngayon parang nag-iba yung ihip ng hangin dahil alam niya na medyo palubog yung bangka nila, kaya gustong kumapit, no? At umaasa siya na siya yung susuportahan ni Pangulong Duterte sa pagka-presidente. Eh, ano na bang rank ni Isko sa mga survey na lumalabas? Hindi ba pangatlo? Hindi ba pang-apat? Kung ikaw ay noon, ang pinakita mo siguro, Mayor Isko, ay full support sa Duterte administration, sa ano, lalo-lalo na nga sa war on drugs, hindi ka namin mapapansin eh. Hindi ka rin mapapansin sa social media. Pero ang daming nagsasabi, hindi lang ako, nababasa din natin, na ganito kang klaseng tao, Mayor Isko. At saka, tanda mo pa ba, Yorme Isko, nung pinatanggal mo yung mga tarpulin, no, na kinabit ng NTFLCAC dyan sa Manila, na kung saan nga ay dapat ay hindi na sinusuportahan or gawing persona non grata itong mga makakaliwang mga grupo. Di ba pinatanggal mo yung mga yan? Eh, ang NTFLCAC ay isa sa may basbas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung pagpapatanggal niyan ay diretsahan din na pagkondena sa ipinapatupad ng ating gobyerno na drive para mawala itong mga makakomunistang grupo. Lumabas din yung mga photo mo sa social media at yung video na kausap mo si Joe Masison. So ano ba yung totoong relasyon ninyo ni Joe Masison? Kung ikaw ba magiging presidente, sa palagay mo itong si Joe Masison hindi makikinabang sa'yo? Baka mamaya ay mas magkaroon ng pwersa itong mga kabilang grupo na to kapag ikaw ang naupo. Anong gawin mo na political stunt? Magsasayaw ka sa entablado, maghubad ka dyan ng damit mo para mapansin. Hindi mo kaya eh. Hindi mo kayang tapatan yung mga suporta ng tao ngayon sa BBM Sara tandem. Kaya kung sa palagay mo ay maliligawan mo si Pangulong Duterte, kung sa palagay mo ay mabibilog mo ang kanyang ulo at ikaw ang susuportahan, aba, edi well and good. So ngayon, ang pag-uusapan natin, may bagong pahayag si Senador Bongo na napanood natin sa SMNI News. Mahalaga ito sinabi ni Senador Bongo, no, para din sa ating mga kababayan, meron siyang paalala sa mga politiko na nagdadaos ng mga motorcades na sana ay ang isipin nila ay ang kalusugan muna ng mga
Pilipino dahil nga sa dami ng ano, dami ng mga dumadalo sa mga motorcade at nababaliwala na ang mga health protocols. Okay? So panoorin natin itong sinabi ni Senator Bongo at saka may pahayag din siya tungkol nga dito sa issue na kung saan ay kung sino yung susuportahan ni PRRD sa darating na halalan 2022. Ilang buwan bago ang halalan sa 2022, kaliwat kanan na ang ginagawang political campaign ng mga aspirants sa iba't ibang lugar sa bansa. Kamakailan na nagsagawa ng caravan si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos kasama ang running mate ito na si Davao City Mayor Sara Duterte sa Quezon City. Kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga taga-suporta nila na halos hindi na mahulugan ng karayom dahil sa dami ng tao. Habang si Senator Manny Pacquiao naman ay nagsagawa rin ng caravan sa kaparehong lungsod. Si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso naman ay nagkaroon din ng motorcade noong 13 ng Nobyembre. Gayun din ang kaparehong katunggali na si Vice President Lenny Robredo na nagsasagawa ng caravan sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil rito, nanawagan ngayon si Senator Bongo sa mga kakandidato na nag-iikot sa mga lugar. Anya, unahin muna ang kalusugan at buhay ng mga Pilipino. Kung nakikiusap sa mga kababayan natin, huwag muna kayo magkumpul-kumpul. At sa mga kandidato naman po, unahin po natin yung kapakanan ng ating mga kababayan dahil delikado pa talaga ang panahon. Sa totoo lang po, delikado pa. Habang nandiyan dyan si COVID, delikado pa po. Susunod na ipapahayag naman ni Senador Bongo yung tungkol kung sino ang susuportahan ni PRRD sa halalan 2022. Dagdag panigo na dapat maging istrikto sa pagpapatupad ng health protocols. Iginit pa nito, dapat unahin muna ang COVID-19 response bago ang politika. Kasunod nito, pinabulaanan na manigo ang balitang si Manila Mayor Isko Moreno ang i-endorso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 elections. That's not true. Wala pong ganong balita. Ako po ay nag-aantay po kay Pangulong Duterte kung sino po yung susuportahan niya. This is democracy, hindi naman natin mapigilan yung iba kung sinong gusto nilang suportahan. Papunta na tayo sa election, patapos na po in termino ni Pangulong Duterte. Hindi na namin mapipigilan yung iba dyan kung aalis na sila sa trabaho, meron na silang susuportahan, it's for their own survival. Hindi na po namin na kontrolado yan. Anigo, lahat naman ng presidential aspirants ay maaring suportahan ng Pangulo. Pero as of December 8, anya, ay wala pang napupusuan o napipili ang Pangulo. Habang suportado naman ni Senator Go ang mga kandidato, lalong-lalo na sa mga makakapagpatuloy sa programa at proyekto ng administrasyon. Samantala, namahagi rin ng tulong ang wala pang napipili na susuportahan ang Duterte administration sa pagkapangulo. Kagaya nung mga ina-assume natin na maaring si Mayor Isko Moreno. So ano lang yan, hearsay pa lang yan. At medyo malabo siguro kung si ano si Yormi Isko. Alam naman ninyo yung naging stand niyan dati sa war on drugs. At alam naman natin na si PRRD ay hindi basta-basta susuporta sa mga ganitong klaseng tao. Na kumbaga ay alam niya kung ano yung diskarte nito para lamang makasurvive sa kanyang political career. Kakapit at kakapit kahit kani-kanino para lamang siya ay makapagpatuloy. So ginawa na niyan dati sa mga dating naging mayor ng Maynila na kung saan eh, dati ay sumusuporta siya pero kapag medyo wala na siyang mapapakinabangan, lilipat na siya at tutulig sa ina niya yung mga naging proyekto nitong mayor na ito. Alam niyo naman kung sino yung mga yan, mga buddy. Okay, so yan po, malinaw na malinaw yung unang pahayag ni Senador Bongo na isa lang alang ng mga kandidato yung kalusugan ng mga Pilipino dahil nga nandiyan pa rin yung COVID din, meron pang bagong labas na kung saan ito ay delikado rin. So dahil nga sa maraming nagkakatipon-tipon sa mga ganitong caravan ay isipin na rin siyempre ng mga Pilipino yung kanilang ano yung kanilang kalusugan ay lumabag sa ano sa health protocols na pinapatupad ng ating gobyerno. Patuloy po natin yan na gawin para na rin sa ating safety. Malinaw na wala pang napipili na susuportahan si Pangulong Duterte sa pagkapangulo. Kaya kung ako kay Yormi Isko, huwag ka munang umasa, baka masaktan ka lang. Wala po tayong iwanan para sa bayan muli, Iman Supremo. See you next time.